Marami nagtatanong sa amin kung paano magluto ng menudong imus. Magluluto kami ng napakasimple at napakasarap na chicken menudong imus. Parehas lang ito ng pagluluto ng pork menudong imus. Simulan natin ito lutuin. Sobrang sarap ito. So ito guys, for today, isi-share namin sa inyo kung paano magluto ng simpleng menudo. Pero medyo kakaibang menudo ito. Pero yung style ng pagluluto nito is same ng menudong imus. Ang pagkakaiba lang is hindi baboy ang gagamitin namin, kung hindi manok. So ayan, papakita ko sa inyo kung paano namin to gagawin, iluluto. So meron tayo ditong malaking mixing bowl, kaya tayo merong malaking mixing bowl dito. I-mix muna natin ang mga ingredients, then i-marinate natin. Ayan, ilalagay muna natin ang manok. So kung napapansin nyo, yung paglalagay namin ng, yung paghihiwa namin ng manok ay same ng paghihiwa ng pangmenudo. So maliliit lang. Yeah, maliliit na cubes. Tingnan nyo maigi yung pagluluto namin. Maliliit na cubes. So ayan, napakasimple lang, di ba? So next step na gagawin natin dito ay maglalagay tayo ng konting toyo. Konting toyo lang ilalagay natin. Ayan. Yung dami ng toyo na inilagay namin dito ay pwede na yung mga apat na kutsara. Then lagyan natin ng paminta. Ayan. So parang i-marinate natin yung ano, yung itong manok. So ganoon nga, i-marinate talaga natin ito. Then lalagyan natin ito ng ito, tomato sauce. Then pagkalagay ng tomato sauce, lalagyan natin ito ng bawang. Yan, sa ibabaw. At saka ng kinchay. So itong kinchay, lalo ito yung magpapasarap lalo sa ating chicken menudo. So yun guys, pagkalagay ng bawang at saka ng kinchay, maglalagay tayo ng konti mo ng sibuyas. Ito din sa ibabaw. So ayan. Ayan, ganto-ganto hilaw natin para mag-spread. And then, next step na gagawin natin, maglalagay naman tayo ng UFC banana ketchup. Ganto kalaki lang, pwede na yan. Dahil konti lang naman ito lulutuin natin. Ayan, napakaganda. And then next step na gagawin natin dito ay syempre medyo haluin muna natin bago natin ilagay yung isa pang ingredients. Kaya make sure na maghugas kayong maigi ng inyong mga kamay bago nyo gawin tong proseso na ito. Ayan. So tinan nyo guys, sobrang ganda, di ba? O ganyan lang kasimple magluto ng ano, ng menudong imus. Pero nga lang, meron pa kayong itadagdag dito. Cheese. Pero hindi na kami nakabili kasi medyo may pagkamahal din yung cheese kasi dito eh. Kaya okay na yung ganito. Ayan. So ito guys, dahil na i-mix na natin ito, so next step na gagawin naman natin dito ay ilalagay natin ang atay ng manok. Kumbaga kung baboy ang gagamitin nyo, kung pork menudo ang lulutuin nyo, syempre atay din ng baboy ang ilalagay ninyo. And then, ito naman syempre chicken menudo, kaya atay ng manok ang inilagay namin. Then lalagyan natin to ng isang kutsarang liver spread. Kahit anong brand ay po pwede. And then pagkalagay ng ingredients niya, haluin ulit natin. Kaya natin inunti-unti yung halo para talagang halong-halo. Ayan. So tinan nyo maigi yung halo na gagawin ko dito. Ayan lang kasimple. Diba? Napakaganda. And then, syempre, meron pa tayong ilalagay dyan. Ito pa yung isang ingredients na ilalagay natin dito. Maglalagay naman tayo ng asin. Konting asin muna dahil hindi pa naman natin ito lalasahan. Ang importante, magkaroon lang ito ng alat. Ayan. Para pag minarinate natin, yung konting alat na inilagay natin gamit yung asin ay ma-absorb ng manok habang i-marinate natin ito. So, ayan. At yung amoy nito, talagang maaamoy niyong maigi yung kinchay. Napakabango. Kaya napakahalaga at napaka-importante ng kinchay sa lutong ito. Specialty namin ito dito sa Imus, Cavite. Yeah, kaya marami nagtatanong na ano, kung paano magluto ng menudong Imus. So yan, napakarami namin video na ito. Ilalagay ko yung link dito sa ano, sa description o kaya dito sa video. So ayan, dahil na-mix na natin ng maayos, so next step na gagawin natin dito, pwede natin itong i-marinate.
So ito guys, dahil nakapagpainit na kami ng mantika dito sa aming kawali at na-imarinate na rin naman natin yung ating minarinate kanina ng manok na tinimplahan natin. So first step na gagawin natin dito ay ipiprito muna natin itong patatas. Isa sa sikreto dito sa amin kung paano namin pasarapin ang menudo is ipiniprito muna namin ang patatas. So ayan. So bakit ba natin piniprito ang patatas dito sa menudo? Para lumabas yung aroma nito at saka yung aftertaste. Yun. Yan ang isa sa nagpapasarap ang menudo dito sa amin. Hayaan lang muna natin na maprito ito. Kailangan yung lasa nito maging french fries. So ito guys, dahil naiprito na namin yung patatas, ito na yung patatas. So ayan, napakaganda. So next step na gagawin naman natin dito, eh pwede nyo rin iprito ang carrots, pero hindi natin gagawin yun. Then igisa natin ang bawang. Then ilagay natin ang sibuyas. Lagay natin lahat yung sibuyas. Ito pa. Ayan. Gisa lang natin to. So napakabango agad ng bawang. And then pagkagisa natin ito, okay na yung ganyang gisa. Lagay na natin yung ano. Hindi, much better ilagay na rin natin itong bell pepper dito sa gisa. Kasi alam nyo ba kung bakit? Kapag isinama yung bell pepper sa gisa, mas lalasa itong maigi. Compare doon sa ilalagay natin siya doon sa mismong sinangkutsa natin. Yung i-marinate. And then next step na gagawin natin dito, ilalagay na natin itong ating chicken na minarinate kanina. Tignan nyo maigi, napakaganda ng kulay. Lagay natin lahat, no? Kasi ang mahal ng mga bilihin ngayon, kailangan talagang sulit na mailagay natin lahat para hindi tayo nagsasayang ang pagkain. Ayan, okay na yung ganyan. Then next step na gagawin natin dito, hahaluin lang natin ito. So sa ibang mga luto, kapag nagluluto sila ng menudo sa parting mga bako or ganyan, naglalagay sila ng kalamansi. Kasi baka may magtanong sa inyo o may mag-comment ulit na sabihin nyo, bakit hindi ka naglagay ng kalamansi? Dito kasi sa amin sa Cavite, meron kami iba't ibang klase ng pagluluto at estilo kung paano kami nagluluto ng aming mga menudo. So dito sa amin sa Imus Kalimitan, hindi kami naglalagay ng kalamansi sa aming menudo. Kalimitan naglalagay ng kalamansi is mga parting bako or na yan. So ayan. Ang gagawin naman natin dito next, hayaan lang muna natin ito na ganyan. Takpan natin para maganda ang pagkakaluto. Ayan. So ito guys, kumukulo na. Ang gagawin naman natin ngayon is hahaluin lang natin ito. Ayan. Pagkahalo natin, at kung napapansin nyo, yung ating atay ng manok is naluluto na din. No? Kaya medyo gigintugin natin yan. Ayan. Ang ganda ng pagkakaluto. And then next step na gagawin natin dito, lalagyan na natin itong carrots. Sa paglalagay ng ingredients, dahan-dahan lang. Ayan. Hindi na natin ito tatakpan kasi kailangan nating patuyuin to. Kasi kailangan matuyuan to, yung halos sarsa lang yung ano, yung ating magiging pinakasabaw nito. And then, syempre, pagkalagay natin ng carrots, maglalagay din tayo dito ng raisin o patas. Pasas. Kaya maglagay tayo ng tamang dami ng pasas. Napaka-importante nito sa menudo, ang pasas.
paglalagay ng carrots at saka pasas, kailangan ulit natin itong haluin para ma-mix. Itong pasas, magbibigay din ito ng tamis dito sa ating menudo. Kasi matamis siyang pasas. Ayan. And then, kailangan ulit natin itong pakuluan. So, ganoon lang, sistema na pagluluto ng menudo. Ayan, papakuluan lang natin, then saka natin ilalagay yung ibang ingredients. Pag kulong-kulo na ito, saka natin ilalagay yung ingredients, then pakukuluan ulit natin yan. Siguro lang kasimple hanggang sa matuyuan yung ating then lalasahan natin, tingnan natin kung ano yung iladagdag pa natin. So ito guys, dahil kumukulo na ito ulit, so tingnan natin maigi. Ayan, kailangan natin ito ulit haluin para hindi manikit sa ilalim yung ating manok. Kasi hindi tayo gumagamit ng non-stick na kawali. Pero syempre kung high-tech na rin yung inyong mga kusina, syempre yung mga gamit nyo ay talagang mga pang yung mga mamahalin talaga, no? Na hindi talaga dumidikit yung yung mga niluluto sa kawali. So next step na gagawin natin dito, lalagyan na natin tong hotdogs. Ayan, dalawang pirasong hotdog yan. Magkano ang isa? 7 pesos ang isa. Di ba? Nakamura uli. Sa minudo na ito, sobrang tipid ng minudo na ito. Yung manok halagang 100 pesos lang. Panalo na, pero ang dami na, di ba? Oo. Haluin natin maigi. Yan, isa pa sa pagluluto, kailangan maganda ang pagkakahalo para mas masarap. Alam nyo, sobrang bango talaga ng kinchay. Matinan nyo yung sabaw natin, nagiging sarsa na siya halos, hindi na siya parang sabaw. Kita nyo? Ibig sabihin niya, nagsisimula na yung matuyuan. Pero syempre, kailangan pa natin yung patuyuan maigi. And then, syempre, pagkalagay natin ng hotdogs, yan, hotdogs, yes. Lagyan natin ito ng Rino. Another liver spread. Brand talaga yung sinabi. Another liver spread. Kung may cheese, no? Mas maganda. Yan tayo maglalagay ng cheese, okay na yung ganyan. Pwede naman tayo maglagay ng ng asin. Kasi ang binibigyan ng cheese, pampakreamy at saka pang paalat ng konti. Kasi medyo maalat ang cheese. Oops. Medyo madikit kasi, kaya medyo tumatalsik. Lagyan natin yan. Sarap-sarap pa naman sa tinapay ito, no? And then, kailangan natin itong haluin. Tunan nyo guys, lalasa itong maigi. Actually, tinikman ko na siya kanina. Nakuha ko na kagad yung lasa niya. And then, syempre, dinagdagan pa natin ang liver spread ngayon. Naku, labas lalong masarap. Tunan nyo guys, yung sabaw. O, diba? Perfect. Teka, kailangan natin itong haluin ng maayos eh. Then titikman natin para alam natin kung magdadagdag pa ba tayo ng pampaalat, paminta, asin, yung mga ganyan. Ayon, dahil nahalo na natin ito ng maayos, tikman na natin. Guys, sobrang perfect na. Parang pork din yung niluto namin, yung lasa. So ayan, so ang gagawin na lang natin dito, hahayaan na lang natin ito na mag-ganyan. Kaya dapat pinanood nyo itong video na ito mula simula hanggang dulo. Kasi sa dulo, ilalagay namin yung eksaktong mga ingredients nito, pati yung mga sukat. At saka syempre, yung presyo na din para alam nyo kung magkano kapag magluluto kayo ng chicken menudo na katulad nito. So ayan, hayaan lang muna natin ito na medyo matuyuan pa ng konti. So ito guys, dahil napakuluan na rin natin ito at syempre dahil tinikman na rin natin ito kanina, hindi na tayo magdadagdag ng kahit na anong mga pampalasa katulad ng asin, toyo, paminta, ganyan-ganyan, diba? Dahil eksakto na yung lasa na ito para sa amin. Then next step na gagawin natin dito, ilalagay na natin itong pinirito nating patatas kanina. Actually, tinatoppings lang talaga to, itong patatas. Pero syempre, ang gagawin natin dito, i-mix na rin natin sa ating dito sa ating menudo. At kung napapansin nyo guys, ito ang perfect na sabaw ng menudo.
Ayan, lalo na kapag hinango nyo ito, matutuyuan pa yan. Yung ganyan. Ayan, no? Actually, tuyo na rin naman siya. Natuyuan na rin ng, ano, ng sabaw. Kasi yung pinakasabaw niya is sarsa na lang yan. Pansin nyo, hindi na siya totally na sabaw. Sarsa na lang yan. Napakasarap niya sa kanin. Lalo na sa sinangag. Nandun napakaraming bawang. Ah, napakasarap, diba? Ganoon ang style namin dito sa Cavite. Kung paano namin yan, ano, ine-enjoy. Pakasarap talaga yan pagdating sa sinangag. So, ayan. So, ayan. Ganun lang kasimple magluto ng napakasimple at napakasarap na chicken menudo. Isa lang yung ingredients na hindi natin inilagay dito. Yung cheese. Pero kung may cheese ito, ako po, lalong mas masarap at mas lalong medyo may pagka-creamy ng konti yung magiging sarsa. Sarsa yung tawag dito, hindi na sabaw kasi halos tuyo na rin naman yan. Kaya lang medyo umaapaw yan dahil full pack yung ating mga sahog. Pero tinan nyo naman, oh, wala tayong halos mga ano, sarsa lang yan. So ayan, ganun lang kasimple magluto ng menudong imus. Same lang din ang pagluluto ng pork menudo dito sa amin. So ayan, sana nagustuhan nyo, no? Kaya huwag nyo sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga tipid lutuin tips at para sa mas marami pang mga authentic na dish na mula dito sa amin sa Cavite. I-share namin sa inyo lahat yan. Siyempre, para sa mga nagtatanong, para sa mga taga-ibang probinsya na gusto makatikip ng aming dish na pwede nyo rin lutuin sa inyong mga tahanan. So, yun. Sana nagustuhan nyo aming pagluluto nito. Magkita-kita ulit tayo bukas.